Hi guys! It's me, Diane, and welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung breastfeeding and pumping essentials ko. Kung ikaw ay first time mom at wala ka pang idea kung ano yung mga kailangan mong gamit para maging smooth and comfortable yung breastfeeding and pumping journey nyo, para dun sa mga hindi pa nakakaalam, 1 month na yung baby namin and second baby namin siya. Yung mga sasabihin kong gamit, yun ay mga essentials ko. Meaning, yun talaga yung mga gamit na ginagamit ko palagi at yung mga important na mga gamit para sa breastfeeding journey natin. Kasi meron akong ibang mga gamit na hindi ko naman siya araw-araw ginagamit. Or ibig sabihin, hindi naman siya necessary or pwedeng wala yung mga gamit na yon. Unahin natin yung mga breastfeeding essentials ko. First is the nursing bra. Ito siya. Ito yung isa sa mga ginagamit ko. Kung magbe-breastfeed ka, kailangan mo talaga may nursing bra. Kasi mahirap mag-breastfeed pagka yung normal na bra lang yung gagamitin mo. Kasi pag normal na bra lang yung gagamitin mo, natanggalin mo pa yung lock sa likod. Tapos, paano mo siya ibababa? E pag nursing bra, meron siyang lock dito. Yan, ganyan. Tapos, ibababa mo lang siya. And yun, pwede ka na mag-nurse. Pwede mo na i-feed si baby. Madami namang klase ng mga nursing bra. Merong mahal, merong mura. Ito, nasa katamtaman lang to. Meron din akong mas mura pa mga nursing bra. Yun naman yung may mga snaps dito sa unahan. Yung mga nursing bra ko, nabili ko lang sila online. Lahat ng mga babanggitin kong item, ilalagay ko yung link sa description box below para ma-check nyo rin. By the way guys, hindi sponsored itong video na to. Lahat ng mga items dito, ginagamit ko talaga. Next is the nursing poncho. Before yung ginagamit ko, nursing cover lang. Mas maganda kasi yung nursing poncho kasi nakakover yung back mo. So, pag nagbe-breastfeed ka, hindi kita yung likod. Yung problem kasi dun sa mga nursing covers, yung parang apron siya, kita yung likod. Maganda dito, ang ganda ng fabric niya, napakalambot. Pwede mong i-adjust kasi meron siyang mga snaps din. Tapos ang maganda rin dito, pwede siya maging blanket ni baby. Pwede rin siya maging stroller cover. One time nagamit namin tong stroller cover nung nag-mall kami. And ang ganda niya kasi pag nasa malamig kang lugar, pwede mo siyang i-cover sa stroller para hindi masyadong lamigin si baby. Next is the nipple balm. Ito yung nipple balm na ginagamit ko. Wow. Beauty guru. Yan. Sobrang lifesaver siya. Lalo na nung mga first weeks pa lang ni baby. Kasi pine-prevent niya mag-crack yung nipples. And pine-prevent din niya na mag-stick yung nipples sa nursing bra. Yes guys, sa mga unang weeks talaga, pag nag-breastfeed ka, medyo masakit talaga siya. Kasi nagsusugat talaga yung nipples. So kailangan niya tong nipple balm. At sobrang nakatulong to sa akin para mag-heal agad yung nipple ko. As in, katabi ko na siya matulog. And every after feeding, ina-apply ko siya sa nipple ko. Breast pads. Meron tayong reusable breast pads. And disposable breast pads. Kapag nasa bahay lang ako, ang ginagamit ko itong reusable breast pads. Kasi syempre, lalo na dun sa mga first weeks pa nga lang ni baby, hindi pa established yung milk supply. So, laging may leak yung milk. O kaya pag lumalabas tayo ng bahay and hindi agad makapag-nurse or makapag-feed si baby or hindi ka makapag-pump, nagkakaroon din ng leak. So, very helpful kapag meron kang breast pads. So, itong reusable breast pads, sa bahay ko siya ginagamit. Para pag medyo basa na siya, palit lang ako ng palit. Syempre, mas matipid pag reusable breast pads. Andito naman disposable breast pads. Ginagamit ko naman siya kapag lumalabas ako. Sobrang helpful din to. And ang ganda niya kasi, waterproof siya. Ito yung brand niya is Chico. And bigay lang din to sa akin ng sister-in-law ko. Kung hindi nyo alam ang tsura ng disposable breast pads, para siyang panty liner or napkin. Na meron din siyang adhesive na ikakapit mo dun sa nursing bra mo. Pag ginagamit ko to, kapag lumalabas kami, as in hindi nababasa yung damit ko. Kasi kahit mag-leak siya, waterproof yung likod niya. So, hindi talaga nababasa yung damit. Nursing pillow. Ayan siya. Medyo luma na siya kasi ito gamit ko pa dun sa first baby namin. And sobrang helpful din ito. Kasi kapag mag-breastfeed ka, syempre gusto mo comfortable ka and comfortable si baby. So, kung may nursing pillow ka, ilalagay mo lang siya dyan. Ito, nilalagay lang sa braso. Dito, mag-uunan si baby. So, may cushion. Ang ayaw ko kasi, pag nag-breastfeed ako at walang nursing pillow, mabilis magpawis yung ulo ni baby. So, hindi talaga kami comfortable parehas. Nabili ko lang dito sa SM Baby Company.
yun, matibay siya. Of course, pag nagbe-breastfeed ka, kailangan mo din ng lampin. Ito yung ginagamit ko, Enfant. Sobrang daling mag-absorb nitong Enfant na lampin compared dun sa mga ibang lampin na nagamit ko. Actually, meron din ako ng ibang lampin, yung mga Curity, ganyan. Ba't kailangan ng lampin pag nagbe-breastfeed? Kasi, pag nagbe-breastfeed, usually, nagli-leak dito sa side ng mouth pag nagbe-breastfeed si baby. So, ayaw naman natin na mababasa yung damit nila. So, nilalagyan ko siya ng lampin dito sa side niyang ganyan. Para kapag nag-feed siya, pag may tumulong milk dito, nakakatch nitong lampin. Kung hindi naman lampin, pwede naman ibang cloth or towel, ganyan. Pero mas gusto ko yung lampin kasi mas maganda siya mag-absorb. Next is the Feed Baby app. Isa siyang application sa phone. Pwede siya sa Android and sa iOS. Sobrang helpful din itong Feed Baby app na to kasi namomonitor niya yung feeding sessions ni baby. Malalaman mo kung gaano katagal na siya nag-feed kasi, halimbawa nag-feed si baby, start mo yung feeding session. So may timer siya, ganyan. So malalaman mo kung 5 minutes lang ba siya nag-feed or 25 minutes na siya nag-feed. And then may alarm siya. Mamomonitor mo rin yung intervals ng feedings. So, pwede rin siya mag-alarm. Halimbawa, isinet mo siya na every 2.5 hours ka na mag-feed. Mag-alarm siya na it's been 2.5 hours since na nag-last feed si baby. So, hindi mo makakalimutan kung kailangan na mag-feed ni baby. And hindi lang feedings yung minomonitor niya. Pwede rin yung mga pumping sessions, yung mga diaper changes. So, siya nagagamit ko rin pag nagpa-pump ako. Kasi nire-remind din niya kung kailan ako kailangan mag-pump. Yung app na to, free lang siya sa iOS and Android. So, pwedeng-pwede nyo rin siyang ma-download. So, yun yung mga essentials ko sa breastfeeding. And ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga essentials ko sa pumping. So, syempre, sa pumping, ito yung ginagamit kong pump bag. And ito na rin yung gamit ko before sa Neia, yung brand niya. And syempre, first is itong pump. Itong lalagyan na to, ako lang gumawa niyan. So, kung gusto nyo naman ng tutorial sa paggawa nitong pump pouch na ginawa ko, i-comment nyo lang below. Ito yung pump na ginagamit ko. Spectra 9S. Meron akong ginawang video regarding sa review ko dito sa pump na to and bakit ito yung pump na binili ko. So, ilalagay ko yung link below para mapanood nyo. So, nandito rin sa loob ng pump bag yung mga tubings and then itong power adapter. So, nandito rin yung Sharpie and masking tape para masulatan ko ng date kung kailan ako nagpump. Siyempre, meron din tayong alcohol kasi kailangan laging malinis yung kamay pag nagpa-pump. Meron din akong daladalang power bank. So, itong power bank na to, nabili ko lang din online. Ayan siya. So, yung pump ko, pwede siyang gamitin sa power supply and pwede din gamitin sa power bank. So, pag sa power bank ko siya kinoconnect, around 5-6% lang ng battery yung nakakain niya. And ito, 10,000 mAh siya. So, itong power bank na to, sobrang tagal mo na magagamit. Itong Avent cups, ito yung pinaglalagyan ko ng mga breast milk na nakukuha ko. Itong Avent cups na to, binigay lang sa akin ng kuya ko from US. And ginagamit ko na din to since nung first baby pa namin. Maganda rin dito kasi stackable siya. Yun nga lang, medyo makain siya ng space sa ref kasi nga malaki yung lalagyan niya. Meron akong 10 pieces nito and kapag ubos na to, saka lang ako gumagamit ng breast milk storage bags. So, ito maganda rin siya kasi meron siya kasamang adapter na wide neck. So, yun, nakakonnect na siya sa flange and diretso na dito yung breast milk. Ito naman yung breast milk storage bags. Sa SM ko lang din to nabili pero marami nito sa online, mas mura. For around mga 100 pesos, meron na kayong 20 pieces pero ito kasi 469.75 sa SM, 50 pieces siya. And maganda naman dito sa breast milk storage bags, space saver siya sa freezer, lalo na kung maliit yun lang yung freezer nyo. Madaling i-store yung mga breast milk. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-economical kasi syempre, bili ka ng bili. One time use lang kasi itong mga breast milk storage bag. And syempre, hindi rin siya maganda sa environment kasi plastic siya and tapon ka lang ng tapon. Pwede mo na lang siyang i-reuse as ice packs. And kung magpa-pump ako and dun ko i-store sa breast milk storage bags, kailangan din natin itong breast milk storage bags adapter. Wide neck siya kasi wide neck yung flange ng pump ko. Meron din naman na bibili nito na standard neck size. So, mas mura yan. Itong wide neck, mas mahal siya. Para diretso na rin yung breast milk sa breast milk storage bag. So, makakasave tayo ng time para maghugas pa ng mga cups or bottles na sana dun mo muna ilalagay yung breast milk. So, ito, diretso na sa breast milk storage bags. So, ito, kailangan din natin ng ice packs. Ayan.
Itong meron ako. Itong type na to ng ice pack is parang plastic siya. Meron siyang laman sa loob na pag nilagyan mo siya ng tubig, magiging gel-like yung tubig na nilagay mo. So, sabi nila, pag gel-like, mas matagal mawala yung lamig. So, mas maganda daw itong gamitin. Pero meron din ako nung mga parang nasa hard plastic na ice packs. Ayan, meron ako nun. Kaya lang hindi ko na mapakita sa inyo kasi nasa freezer namin siya ngayon. Ayan, yung laman naman niya sa loob is water talaga. So, last na on my essentials is itong silicone reusable bag. Dito sa bag na to, nakalagay yung mga flanges ko. Sobrang natuwa ako dito sa purchase ko na to. Dun sa first baby namin, everyday nagpapalit ako nung Ziploc pouch. And syempre, magastos yun. And dito, nakita ko nga siya online. And naisip ko, pwede siyang paglagyan itong mga flanges. Itong mga flanges ko, ayan, nandito sa loob. Yan, yung mga ginagamit ko sa pagpapump. Kasi 3 times a day ako magpump. And hindi naman 3 times a day ko din hinuhugasan yung mga flanges. Pagkatapos ko magpump, nilalagay ko yung mga flanges sa ref. And maganda to kasi reusable nga siya. And hinuhugasan ko na lang din araw-araw. So, ito yung 1,500 ml. And fit na fit dito yung dalawang flanges ko ng Spectra. Kasama na rin dito yung adapter ko ng Avent Caps. So guys, yun na yung lahat ng mga nasa list ko ng breastfeeding and pumping essentials ko. If you find this video helpful, make sure na i-like nyo and i-share itong video na to para marami pa tayong matulungan ng mommies na naghahanap or hindi pa alam yung mga kailangan nilang gamit para sa pumping and breastfeeding journey nila. And kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga next videos na gagawin ko. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!